What's up guys? Nakita nyo naman sa thumbnail, di ba? Ito, tuturo ko sa inyo kung paano ko kumuha ng kon ko ng UMID ID sa SSS. Dati, meron na akong digitized na SSS number. Kaya lang nawala kasi ito eh. Kaya dito yung pagkakasunod-sunod kung paano kumuha. Magiging guide nyo ito para yung sa mga kapareho ko ng sitwasyon, ito, laking bagay ito. Isa-isayin natin. Yan. Number one. Ang una ko pong ginawa, sunod-sunod na ito ha, para hindi na kayo malito. Ako kasi na nagpabalik-balik pa ako kasi hindi sunod-sunod yung kwan eh. Yung kwan ko, lakad. Ang una kong ginawa, pumunta lang kayo sa barangay. Kumuha po kayo ng indigence certificate na ganito. Yan. Kailangan nyo po yan. Tapos, pagkatapos po, pag mayroon na po kayo indigence certificate, pumunta na po kayo sa PAW office para makakuha po kayo ng libreng affidavit of loss. Dali nyo lang po yung indigence certificate nyo po. Yun po yung kailangan at saka yung valid IDs kailangan din at PSA birth certificate. Tapos po, pag meron na kayong affidavit of loss, punta na kayo sa pinakamalapit na SSS branch dyan sa lugar ninyo. Pagkatapos, pag nasa SSS branch na kayo, dumiretso lang kayo sa information. Sabihin nyo lang doon na kukuha kayo ng UMID. Pero sabihin nyo din na meron na kayong dating ID na wala. Tapos bibigyan kayo noon ng form na yung form na miscellaneous payment form, yung ganito. Ayan. Tapos yung form ng form application for UMID application ID, yan. Fill upan niyo po 'yan. Pag na fill upan niyo na po, dumiretso lang kayo sa bayad center. Doon kayo magbabayad. 200 po ang bayad noon. Pag nakapagbayad na ho kayo, yung form niyo yung galing sa SSS, yan, kakaroon niya ng tatak sa gilid eh, na bayad na kayo kasi papasok yan doon sa may parang machine, kakaroon niya ng tatak sa gilid. Tapos pagbayad na kayo, bumalik na kayo doon sa SSS branch, i-ready nyo na yung mga kailangan ninyo, yung valid IDs, PSA birth certificate. Tapos, pumila kayo ito kung saan kayo dapat pumila. Sasabihin naman yan sa inyo eh. Meron kayong number niyan. Bigyan kayo ng number. Tapos, makikita nyo kung saan kayo dapat pumila. Tapos, antayin nyo lang na matawag kayo. Yun. Tapos, pag konting interview, interviewin kayo ng officer doon. Tapos, pag okay na yung interview, papupuntayin na kayo sa captured. Pipicturean na kayo din para makompleto na yung application for UMID ID. Tapos pag na-check niyo na yung data niyo, kasi itatype yun ng officer doon, itatype niyo yung data niyo. Okay na yan, pipirma kayo doon eh. Yung sa parang ano man tawag doon. Basta yun na yun, pipirma kayo doon. Ayusin niyo para hindi kayo paulit-ulit. Pag okay na, pipilasin yung form niyo. Bibigay sa inyo to. Yan. Ganyan. Yan, tago nyo yan kasi sabi sa akin doon, after 2 months daw, doon ko din daw pipick upin sa branch. Pero tapos yung number na bigay nyo dapat active yung kasi magte-text din sila doon para malaman nyo kung kailan na pwedeng kunin yung inyong UMID ID. At pagkatapos po nyan, syempre pwede na po kayong kumain. Kung saan ninyo gusto kasama inyong asawa, yan. Kaya kumain po kami dyan. Alam nyo na po kung ano yan, di ba? Sa inyo na po yan kung saan ngayon kakain. Tapos, syempre, Star Mall yun eh. Namashell na rin kami. Hindi na kami. Gusto kami kumuha na.